na itanong nyo na ba sa sarili nyo kung bakit parang ang bagal ng progress ko, pero nagpa-practice naman ako? Well, kung yun ang problema nyo, ito ang video na para sa iyo. Please watch this. Hello guys and welcome to my channel once again. For today's video, we're going to answer yung question na usually tinatanong ng mga beginners. Bakit ang bagal ng progress sa isang player sa billiard? Ngayong nagpa-practice naman palagi. Okay. Before I start, let me share you yung sinabi ng dalawang world champ. Sabi ng isa, if you don't practice or give time for practice, walang pupuntahan yung paglalaro mo sa billiard or any other sport. Well, tama. Pangalawa, sabi naman ng isang Filipino player, top player, if you practice a lot, you gain confidence. When you gain confidence on the table, you win, yung probability mo manalo, mas mataas yung percentage. Well, makes sense kasi you gain confidence on the table. So, practice pa rin. Well, it depends. Okay? So, depende po kasi. Let me ask you, kapag nakipaglaro ka sa kaibigan mo, niyaya ka maglaro ng isang kaibigan mo. Say for example, laro tayo, laban tayo. Okay, friendly match. Whatever you may call it, it's a friendly match or it's a friendly practice. Can you call that practice? Okay, natanong mo na ba yun sa sarili mo? Okay, bakit lagi naman kami naglalaro ng kaibigan ko? Bakit parang hindi, meron akong mga nakikitang kasabayan ko na mas nag-i-improve sila kaysa sa akin? Okay, magandang tanong. Okay, if you are playing, okay, na sa isang kaibigan mo na 2 levels ang taas sa'yo, well, most probably you're learning something from him. Say for example, D minus ka, ang kalaro mo mga nasa class B, probably you'll gain something from him. May mga maituturo siya. Okay, pero kung yung kalaro mo ay mga D minus ka, tapos class D din, or class C minus, isa lang, definitely, in my own opinion, hindi mo pwede sabihin practice yun. Bakit? Example, laro kayo for this week. Okay, talo ka. Most probably, dahil angat siya sa'yo, ay umuubos siya ng mga 5 bola, 6 na bola, ikaw nakatanga ka lang, nag-aantay ka sumablay, most probably, yung oras mo na dapat nilalaro mo sa table, ay nauubos sa kakaisip paano ka pa-placing, paano mo tatalunin, paano strategizing. And by that time na titira ka na, na-placingan ka pa. Are you getting my point? Okay. So, when again is your so-called practice? Edi next week na naman. So, you'll be waiting for next week before manalo ka uli sa kanya. And I tell you, there's no such thing as practice to lose. You always practice to win. You always play to win. Bakit ka nagpa-placing? Siyempre, para hindi tamaan ng kalaban mo. Pag hindi tinamaan, ibig sabihin, hindi tira ka, mananalo ka. So, you're playing to win, not to lose. So, whether it's a friendly match or a tournament, you're playing to win. Always. Okay? So, going back to my point, okay, hindi ka makakatira. Ano take home mo? So, where is the practice? So, it depends on how you define practice. Kung ganun ang practice na iniisip mo, you're not getting a legit practice. Okay? Isang bagay kung bakit mabagal tayo mag-improve. Okay? So, ano yung sinasabi ko? Kami po ay naglalaro sa iba't ibang klaseng
mga billiard halls, and we have seen pros and top caliber players, amateurs, na they give time for breaks. Example, 5 hours, puro break ang practice. Kumisan ni iba, puro stop ball, draw shots, packeting, and so on. Okay. Ngayon po, kung hindi ka sanay magpa-atras, okay, may natanong ko isang player, sir, paano ba matutong magpa-atras? Kasi hirap na hirap ako magpa-atras eh. Okay, nagpa-practice naman ako, okay. Sa isang laro mo, bago ka makipaglaban sa kaibigan mo, ilang beses ka mag-try magpa-atras? 3-5 beses? Definitely, hindi mo mamamaster yung atras dahil lang nagpa-atras ka ng 5 beses na tira. Then, laro na kayo. And hindi practice yung during the match, kasabihan ka ng kalaro mo, atras ang ano dyan, tira dyan, para may prepare ka sa dos. Tirang uno, prepare mo sa dos, paatrasin mo. Kung hindi ka sanay magpa-atras, and you can't even do stop ball o stand shot, hindi ka makapagpapa-atras. Kinakailangan mag-allocate ka ng time para sa atras, para sa dikit banda, para sa kurida, para sa stop ball, para sa break, and so on. Just like playing basketball, you have to learn your dribbling, you have to practice your shooting, practice your layup, and so on and so forth. So, ganun din po sa billiard. Hindi mo dun mismo sa laban mo, kahit friendly match yan, dun mo gagawin yung practice mo. You will never learn. And top professionals practice draw shots, hundreds, thousands of draw shots bago nila ma-perfect yung draw shots. Not 3 times lang, 5 times, or what, kung ilan lang. Madaming beses po yun. Okay? There's no shortcut. That's the only way para mas mabilis kang matuto. Okay? Then, you do some, marami pong... So, ano klase ng practice? You do drills. Kaya po sa YouTube, maraming drills. May drills para sa stop shot, may drills para sa long shot, may drills para sa straight shots. Ayan po yung papractice nyo. Yes, medyo mahaba-habang proseso. That's 1 step backwards, 2 steps forward. Pag po yan, binigyan na yung emphasis. Pag yan, binigyan nyo ng emphasis, lalong-lalo na yung fundamental, yung pre-shot routine, yung inyong stroke, yung stance nyo. Give it 1 month. Practicing nyo palagi. Pag magkita kayo ng kaibigan dyan, magugulat ka, wow, laki na in-improve mo. Yun po yung pinakamas mabilis na mag-improve. Try to practice on the fundamentals, okay? Yung paatras mo, stop shot mo, yung fundamentals mo, yung pre-shot routine mo, yung stance mo, lalong-lalo na po yung stroke. Kasi kung nagpo-practice lang kayo, naglalaro lang kayo once a week, twice a week, or even thrice a month, kung kailan nyo lang magkita-kita kayo, doon na kayo fellowship, doon na kayo maglalaro, mahirap po kung wala kayong tumbok. Yun ang sinasabing walang tumbok. Dahil, naninigas po yung braso nyo, yung elbow nyo, yung shoulder nyo. Okay, andun po kasi yung buhay sa stroke eh. Okay, kahit alam mo yung patama, kung medyo nagsusway, walang rhythm, hindi mo makuha yung rhythm, mahirap po manalo. It is so sad po kasi na, syempre, yung mga beginners, ayoko naman pakialamanan, ang ginagawa nilang practice, although nakaka-shoot, pero may bad habit. Example, paling yung shoulder, nakaka-shoot naman, of course. Lalo na kung tumachamba ka doon sa ghost ball, masushoot po talaga yon. Pero the thing is, if you focus on the result, nakashoot ka, kala mo okay na yon, walang consistency, magugulat ka sa susunod na laro mo, bakit ka sumasablay? You focus on the fundamentals. Okay? Ang ibig sabihin po nandun, focus on the result. Okay lang matalo, basta ginagawa mo yung tama. Kasi kinukorek mo yung habit mo eh. Okay, kaya pag nakakita po kayo ng ibang top players or professionals, parang pag tumira robot by the book, yun po talaga yung tama. Okay, unless talagang kayo ay yung talagang established players na yun ay nakagawian mo, huwag mo nang baguhin kasi you'll definitely sasablay po talaga kayo. Pero kung nag-start pa lang kayo, i-correct nyo agad, pwede pa yung i-correct. Okay po? Master the fundamentals at yun yung consistency. Okay lang matalo basta ginawa mo yung tamang pamamaraan. Yun po yung sinasabing don't dwell on the results, dwell on the process. Tama yung process na ginagawa. You're breaking your old habit into a firm foundation. Okay, para magkaroon ng consistency.
Pangalawa, it is so sad, ang ginagawang practice na po ng iba is ikakasa na yung bola sa rack, tapos sa sargo na, kuminsan di pa nga kumakalat, tapos yun na, hulog-hulog bola na, hulog-hulog bola na, ibabalik na lang pag di nahulog. So yun yung type of practice na ginagawa nila. Definitely, mag-i-improve ka, pero very slow. Very slow. Unlike yung sinasabi ko, give time for a specific type of shot. Allocate mo. 1 hour for this, 1 hour for this. Tapos kung gusto mong may time ka pa, edi that's the time na ikalat mo yung bola, then you do some pocketing. And when they stick to that program na nakagawian nila, sometimes pag ang bagal nila matuto, ang gugulat sila yung mga ibang kasabahin nila, mas mabilis matuto, they usually sinisisi nila sa they blame the equipment. Guys, I'll tell you, kahit bakawan or house cue yung gamit nyo, makapagpapa-atras po tayo. Kahit house cue yung gamit nyo, makakakurida, and you will win some matches. Okay? Hindi po madedetermine ng beginner na yung isa equipment ay walang power or underpower or pangit. Kasi beginner siya, wala siya experience sa iba, o hindi niya, wala siyang basis of comparison sa ibang equipments. Okay? Unless yung mga professionals na madami nang nagamit, yung mga tirador, ang dami nang nagamit, they can vouch na ito, itong taho na to, equipment na to, wag to, kasi ito ay malambot ang kahoy, walang power, etc., etc. Pero kung nag-umpisa ka pa lang, okay na po yung for beginner. Kasi magagastusan kayo, kung bibili ka agad kayo, kung may budget, go. Pero kung wala, you just want to learn billiard, you go with the beginner's cue, okay na po yun. Then, establish yung fundamentals nyo. Like pocketing, kung saan patatamaan yung puti, simpleng patras, simpleng corrida, stop ball, and konting pectus. Ngayon, kung medyo yung skill level nyo nag-progress na, and it demands a higher type of equipment, gusto nyo na medyo mid-range, o kaya medyo may mataas-taas na kalidad ng tako, medyo mamahalin, at may budget naman, edi go. Pero kung nag-umpisa pa lang kayo, bibili agad kayo dahil sabi ni Tarculano, ay maganda to, eh magagastusan lang kayo, hindi nyo magamay. Kasi marami po ako na nakikita sa internet na binibenta kasi hindi na magamay, quit billiard, ayaw na, hindi matuto, ayan, and so on. So, it's so sad kasi mayroon namang way na dapat yun ang susundin, step by step training or process, pero hindi sinusunod kasi sino shortcut, gusto agad matuto kasi nakakapanood sila, umuubos, and so on. So work in progress po yan eh, hindi po yan overnight na para naglaro ka ng dire-diretso isang buwan eh nakakashoot ka, kaso magugulat ka lang, bakit ang ganda ng laro ko nung isang gabi, but ngayon pa, well, may factor pa po yun, depende kung puyat ka. Kasi hindi lang naman yung stroke mong gumagana dyan, pati mata eh. Kung puyat ka po, natuto ka sa computer, long drive ka, tapos bigla ka naglaro, kahit maganda tumbok po. Yung eye alignment mo naman, hindi mo makita yung patama, meron time na ganun. So, depende. O kaya, nag-igib ka, may binuhat, nag-gym ka, o di iba na yung, ang bigat ng kamay mo nun. So, yung mga ganung factor. So yun po, I hope you've learned something today in this video at makatulong sa progress nyo para mapabilis ang improvement natin. So this is just my personal observation, maaring tama, maaring mali, pero it's up to you kung choice nyo, kung susundin nyo o hindi. Or just hit me in the comment below kung may gusto nyo mag-suggest, meron kayong makakatanungan. And sa hindi pa po nakaka-subscribe, subscribe po kayo. Yung mga drills po na banggit ko, meron po ako dyan sa loob ng channel, no? Hanapin nyo na lang po, meron dyan pang dikit banda, meron paano magpa-atras for beginners, meron dyan kurida, meron dyan samot-sari, ano po, na mga drills dyan. Simpleng doable drills. Kasi po yung iba sa YouTube medyo sinasabi doon, pero hindi naman in-explain paano. Yung paano yung patama, saan mag-uumpisa, na hindi naman makakomprehend yung talagang extreme beginners. So, doon po ako nagdudwell doon sa extreme beginners kung paano execution. Okay? So, yun po. So, yun po. Tingnan nyo po sa loob. Mag-subscribe po kayo para makita nyo. And at the same time, please share and like kung nagustuhan nyo po to. If you find this video helpful, please like, tapos share nyo po. So, good luck po sa practice, and I hope gumaling po kayo lahat. At sana may natutunan kayo in this video.
So thank you and more power.